Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, meron ba tayong binabantayang sama ng panahon sa ating bansa? Tayo ba'y uulinin pa rin o mainit? Kabayan, isang low pressure area ang nabuo kahapon sa hilagang bahagi ng Philippine Sea at kaninang hapon ito ay nasa layong 860 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa ngayon ay wala pa itong epekto sa bansa at ang malaging pag-ulan ngayong Lunes po ay dulot ng habagat at thunderstorms. Ayon sa PAGASA ay mababa ang tsansa nitong maging isang bagyo. Kikilos palapit ang LPA sa may Batanes, Martes at Miyerkules at bahagyan itong palalakasin itong habagat. Posible namang malusaw ang LPA bago mag-weekend. Bukas po aasahan maulan sa maraming bahagi ng bansa base sa rainfall forecast ng The Weather Company. Kaya kapamilya maging listo at handa dahil posible ang mga pagbaha at landslides. Sa Mindanao, maaraw sa umaga pero uulanin ang malaking bahagi pagsapit ng tanghali lalo po sa may Caraga, South Cotabato at Zamboanga Peninsula. Sa hapon, sa may Bukidnon, Lanao Provinces, Maguindanao Provinces at Cotabato may mga pag-ulan na mababawasan pagsapit ng gabi. Maaraw at mainit din sa malaking bahagi ng Visayas sa umaga pero sa tanghali maulan na sa Eastern Visayas maging sa Southern Negros at sa Iloilo. Mababawasan ang mga pag-ulan sa hapon pero sa gabi maulan muli sa Samar, Leyte at maging sa northern part ng Cebu Province. Sa Palawan, uulan mula bago magtanghali hanggang hapon sa halos buong probinsya at pagsapit naman ng gabi ay medyo maulan pa po sa katimugang parte ng Palawan. Sa Luzon, maulan na sa umaga sa Northern Cagayan, sa may La Union, Pangasinan, kanlurang bahagi ng Central Luzon, Cavite at maging dito po sa ilang lugar ng Bicol Region. Pagsapit ng tanghali, buong Luzon na, kasama ang Mindoro, ang uulanin, lalo po sa may bahagi ng Laguna at Quezon. Sa hapon, maulan pa sa Cordillera, Cagayan Valley, Marinduque, Southern Quezon at buong Bicol Region at may malalakas na ulan sa gabi sa Isabela, sa may Kalinga, Ifugao, at maulan pa rin po sa may Bicol. Dito naman sa Metro Manila, huwag pa rin kalimutang magbaon ng payong bukas dahil kahit medyo maaraw po sa bandang umaga, ay mataas naman ang tsansa ng pag-ulan mula yan tanghali hanggang sa oras ng uwian, bandang dapit hapon. Samantala, sa Davao City, tatlong katao ang muntik nang tangayin ng tubig sa ilog Linggo ng hapon. Kinukuha na ng video ng turistang si Jay ang kanyang kaibigang babae sa batuhan ng Antag River sa Barangay Turil nang biglang rumagasa ang tubig sa ilog. Inanod ang dalawang kasamahan ni Jay at isa pang lalaki pero nakakapit sila sa bato at agad namang nailigtas. Ayon kay Jay, ambun lang ang naranasan nila noong sila ay naliligo at maaari umanong malakas ang pag-ulan sa mataas na bahagi ng ilog kaya biglang lumaki ang tubig. Nakaranas ng mga pag-ulan sa Davao City nitong weekend dahil sa habagat at thunderstorms. Atin po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.